So ayun mga idol, good morning. Itong video na to, second review sa nabili ko dati na budget meal, cleat shoes tsaka cleat speda. So naisipan kong gumawa ng pangalawang review kasi madami nang nagtatanong sa unang video tungkol sa shoes, tungkol sa cleats pedal. Kaya naisipan ko na rin gumawa para masagot na rin yung tanong ng iba tsaka yung mga nagbabalak palang bumili. So karaniwan naman na nagtatanong dun yung mga balak palang bumili tsaka naghahanap ng mga murang cleats pedal tsaka cleats shoes. So kung bago ka lang sa video ko, idol, click mo na rin yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notify ka sa mga videos ko na i-upload ko soon. So nag-upload ako ng mga review videos, konti lang naman, hindi naman ganun karami. Karamihan mga in-upload ko, yung mga rides ko talaga. So, eto, para makatulong na rin sa mga nagbabalak palang bumili ng cleat shoes, tsaka cleat pedal, tama-tama yung video na napuntahan nyo. So, yun nga mga idol, after 4 to 5 months, I think, yung tagal na ng shoes tsaka sa akin, tsaka nung pedal, I think okay pa naman siya, okay na okay pa siya. Hindi, wala pa akong nakikitang karupukan, tama ba? Wala pa akong nakikitang kumbang ano, malalang damage na delikado na siyang gamitin o kaya halatang may damage na ganun. Papakita ko sa inyo yung itsura niya ngayon nang hindi ko pa nalilinis mula sa past few rides ko. Siguro mga 5 rides ganun, hindi ko siya nilinis. Bali, ito yung itsura niya ngayon, guys. Ito. So kung makikita nyo, madumi siya. Tsaka kung makikita nyo yung bala na yan is galing pa siya sa pedal. Yan pa yung kasama nung Seray pedal, hindi pa siya kinakalawang. Alam ko kung hindi talaga kinakalawang to or dahil na rin sa pag-aalaga ko. Kasi pagka rides, kunyari pag nakita kong masyado madumi, nililinis ko yan, binabaklas ko. So nung una nagda-doubt akong baklas ng baklas kasi tingin ko baka malastred ganun. So sa awa ng Diyos, hindi naman nalulastred. So yun mga idol, papakita ko rin sa inyo kung paano ko nililinis to. Tsaka mamaya, papakita ko rin sa inyo yung paano ko siya ikabit. Paano ko siya i-clip in sa pedal. Tapos, katapos nito, review din natin yung cleats pedal, yung condition ng cleats pedal. So yun, mamaya sasagutin rin natin yung mga tanong ng iba sa first video natin para ayun nga, makatulong na rin sa kanila. Kasi madaming nagko-comment sa ibang videos ko na yun nga, pangalawang second review daw ng cleat shoes kasi balak na daw nilang bumili. So yun mga idol, mag-start na talaga ako, promise. So yun mga idol, ito na nga, yung after 4 to 5 months natanda nung sapatos na speed. Ito na yung condition niya ngayon. Ayan, may mga gasgas sa ilalim. I think normal lang naman yung mga yan eh. Ayan yung bala niya. Hindi pa siya kinakalawang, guys. Tingin ko abot naman to na 1 taon o higit pa siguro. Kahit lagi mong ginagamit. Lagi mong ginagamit to, guys. Ayan o. Wala pang bakbak sa gilid. So yun mga idol, share ko na lang din kung pag nililinisan ko to, tinatanggal ko lang yung, kunwari merong mga matitigas na buhangin pumasok sa may screw. Kailangan mong tanggalin yun syempre para mapasok mo yung allen. So ganun lang. Ayan. Ganun lang, sinarawagan na. Ayan, ganun lang para mapasok mo tong allen dun sa screw. So yun mga idol. So kung ipakita yung appearance ngayon, bali hindi ko lang siya masyado nalinis ngayon kasi hindi naman siya ganun karumi. Malikabok lang siya. So ayun, papakita ko naman sa inyo yung condition ng cleats pedal. So ayun mga idol, tapos na tayo sa cleats shoes. So punta na tayo dun sa cleats pedal, which is nakakabit siya sa road bike. So ayan, ito yung road bike natin. So, yung mga tanong nga dito, una, may nagtanong ng
kung meron bang adjacent to ng tension. So palagay ko lahat naman ng clips pedal merong adjacent ng tension. So ito yung adjacent niya, guys. So ito. Bali kung bago-bago ka pa lang gumamit ng clips pedal, dapat luwagan mo to kasi mahihirapan kang mag-clip in clip out. So dapat pag bago ka pa lang dapat maluwag. So yun, so since matagal na rin ako naka-clips, mahigpit na to. Sa tingin ko sagad na to eh. So ayun, pangalawang tanong. Kinakalawang ba daw yung Serai clips pedal? So patingin ko sa inyo, pakita ko sa inyo mga idol. So sa condition ng clips Serai clips pedal ko, hindi naman siya ganun malalang kinakalawang kasi nga madalas ko naman linisan to. Gumagamit ako ng yung WD-40 na yung ano lang, yung peke lang in China. So mapapansin nyo mga idol, may kalawang siya sa may bandang loob. Bandang loob ng spring. Ayan, ayaw mag-focus. Ayan. Tapos dun sa may adyasan ng tension mga idol, ayan o, yung screw, may konting kalawang siya. Tapos yung mga gasgas, yung mga pudpud, ayan, normal na lang yan mga idol. Tapos mga idol, meron din nagtanong kung may alog na ba siya o wala pa. So sa yung akin kasi wala pa namang alog, good condition pa siya. Ayan, wala pa siyang alog mga idol. Tapos yung ikot pala niya, smooth na siya ngayon kumpara nung bagong bili, mahigpit to. Normal lang yun mga idol, baka magtataka kayo kung bagong bili nyo ng gantong cleats, pedal, is mahigpit pa yung pag-ikot niya. Normal lang yun pag bago, pag lagi mo nang ginagamit, magiging smooth na rin siya parang ganto. O yun lang naman yung mga tanong guys na naalala ko. Hindi ko na kasi nilista eh. Tapos meron pang isang tanong regarding naman yun sa pagsuot nung cleats pedal, ay nung cleats shoes dun sa cleats pedal. Dun yung float, kung familiar kayo dun yung paggalaw ng cleats shoes dun sa habang naka-clip in siya sa cleats pedal. So sa RB kasi mga idol, merong mga klase ng bala yun eh. I think tatlong klase yun eh. Merong 0 degrees tapos and so on. Yung 0 degrees kasi yata is hindi na siya gumagalaw, hindi siya umaalog na gaganyan, hindi siya gumagalaw. So sa mountain bike kasi mga idol, yung pagkakaalam ko walang nabibiling ganun sa clipless pedal. Walang nabibiling 0 degrees. So siya, mamaya papakita ko sa inyo. Susuot ko mismo. So ayun mga idol, papakita ko sa inyo yung pagsuot ng cleats na to. Para kung babalak ka palang bumili, ma-feel mo na. So ayun, so lang share. Kasi ganyan, pag pahigpitan mo siya dun sa bowa niya. Ganyan. Tapos mga idol, share ko na rin pala. Huwag pala nilalakad mo to sa semento. So since bakal nga yung bala nito, pag nilakad mo to mga idol sa semento, ganyan siya, maingay. Ayan. Hindi siya tulad ng mga road bike cleat shoes na plastic yung bala. So ayun mga idol, no? Napakita ko sa inyo yung pagsuot naman. Kasi meron din gustong makita to eh. So ayun mga idol, ganyan lang din siya. Maririnig mo pag na-clip in na siya, maririnig mo yung tunog na yon. Tapos pag kiklip out mo to mga idol, left or right pwede siya. Try natin right. Yan. Ganun lang mga idol, maririnig mo kung na-clip out na. Siyempre, wala ramdaman mo. Tapos pwede rin siya ng left, kaso mahirap na siya mga idol. Ayun o, left or right. Kadalasan naman, masanay nila yung right na pagka-clip out. So ayun mga idol, ganun na siya. Tapos yung sinasabi ko kanina na float, yung gumagalaw yung shoes mo habang naka-clip in ka, is ganyan lang siya, hindi naman siya ganun kalala. Tsaka pag pumipedal ka na, hindi mo na mararamdaman masyado yan. So ayun mga idol, nakita nyo na kung paano yung pagsuot ng cleat shoes dun sa cleats pedal. So ngayon, tatry ko naman tanggalin tong cleats pedal dito sa road bike. Tapos lipat natin siya dun sa mountain bike. Kasi yung iba dyan sigurado, since pang mountain bike to, baka sa mountain bike nyo gagamitin. So ginagawa ko mga idol, nililipat-lipat ko kasi yan eh. Hindi siya advisable pero wala akong choice eh. Wala akong pambili ng pangalawang cleats pedal para sa mountain bike.
So ayun, okay naman, wala naman siyang problema. So siguro na lipat-lipat ko na to mga 10 beses mahigit na. Kasi madalas rin naman ako nag-mountain bike. So madalas ko rin nililipat-lipat to. So ginagawa ko na lang mga idol, nilalagyan ko siya ng grasa, tapos kada tanggal ko siya, pinupunasan ko siya mabuti para kung may buhangin man siya o anumang matigas na bagay, hindi masisira yung tread niya. I think ganun lang naman yung technique doon. Tsaka dapat sakto-sakto yung pagkapasok mo nung tread doon sa crank arm mo para hindi siya... Kasi diba pagtabing yung pagpasok mo, pag hindi pa napapasok masyado yung pedal sa crank, tapos mahigpit na agad, sigurado malolos tread yung ano mo nun. Kaya ingat-ingat na lang pag ginagawa niyo yun. So yun mga idol, tanggalin ko lang siya tapos pakita ko sa inyo, lilipat ko siya dun sa mountain bike ko. So, lilipat na natin ito sa mountain bike. Pag nagpapalit kayo ng... Pag nagtatanggal kayo o naglalagay ng pedal mga idol, dapat punasan nyo muna mabuti. Tsaka yung sa crank arm. Tapos yung grasa wala dito, kaya tamad akong kunin. So hindi ko na lang muna lalagyan ng grasa. So yan, nakikita nyo naman dito mga idol, meron siya left tsaka right. Yan left. Kasi yung sobrang higpit naman, mahirap naman siyang tanggalin. Kaya yung sakto lang dapat. Tingnan yung ano ko idol oh. Tingnan yung cogs ko. Linis, di ba? May video rin pala ako niyan. Kung gusto niyo mapanood, nasa ano lang, sa mga videos ko lang diyan. Hanapin niyo. Paano ako naglilinis ng cogs. Kakakadena. Ayan oh. Stuck pa yung mga yan mga idol. So ayan mga idol, tapos na tayo sa second review. Bale, nilipat ko na siya dun sa mountain bike. Kung saan talaga siya nagbabagay kasi mountain bike clips nga yun. So si RB5 na muna, lali gagamitin ko kasi bukas is yung mountain bike kasi baka mabudol tayo eh. So ayun, kung may mga tanong ba kayo mga idol, mag-comment na lang kayo sa baba, tsaka huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, tsaka click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload ko soon. So ayun, ganito na lang mga idol. Salamat.